Kung gusto niyo talaga umunlad ang buhay ninyo, hindi mo pwedeng ibenta ang oras mo lang para kumita. Malaki ang pag-asa kung magbabago pa. Magde-decide ka sa sarili mo na magnegosyo, aralin mo. Basta mag-decide ka. Walang imposible matutunan ng negosyo. Dapat kumita tayo sa pagbebenta ng resulta. If the reward is greater than the risk, take it. But if the risk is greater than the reward, don't do it. Do it. Do it. The views and opinions expressed by guests on Chink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Chink Positive is for entertainment and informational purposes only. While guests may share insights on financial and business topics, this does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. Makasama po natin ang ating ipon of the week, mag-asawa. Okay, let us welcome no other than Mr. Jeremy Bamba and Lizette Bamba. Sige, pag-usapan muna natin kay Jerry. Jerry, saan ka nagtrabaho dati? Nagtrabaho ko for 10 years sa PLDT. Ano yung trabaho mo specifically? Telephone repairman. So, punta ka sa bahay? Yes, oo. Kami yung nagre-repair ng mga telepono. Party line. Nauso pa ba yung mga party lines during that time? May party line pa ba? Inabot may party line pa. Inabot ko pa yon 1993. Ano naman ang mga challenges ba bilang isang empleyado? Challenges, mahirap kasi pasok ka 8 to 5. So, nandyan yung stress sa traffic, yung pagod. Nung binata ako, hindi ako nagde-day off. 7 days a week. Wow. May demand din kasi yung trabaho namin. Kaya, ginagrab ko naman yung opportunity mag-overtime. So, kamusta naman kitaan? Ang kitaan, sakto lang. Kasi fixed salary. Kaya, ginagrab ko nga yung overtime, no? Pero, yung pagod talaga mahirap. Kasi, araw-araw pumapasok ako. So, magkano ang sinisweldo mo nung panahon na yun? Nag-start ako siguro. Natatanda ako, 3,000 a payday. Huh? Akinse yun? Oo, parang gano'n. And then lumalaki ng pakunti-konti. Paano mo napagkakasya yun ng ganung kalit na sweldo? Actually, sa akin lang yun eh. Yung pang day-to-day allowance ko lang, parang sakto na lang yan eh. Parang wala talaga. Paano mo din i-discartean yung, syempre, yung sweldo, hindi naman ganung kalakihan? Actually, walang discarte kasi flat rate yung sweldo eh. Overtime lang yung konting increase, no? So, dumating sa time na nag-decide ako na subukan ko nang mag-negosyo na rin. Kasi at that time, nung bandang huli, na-assign pa ako sa province. So, Friday na lang ako nakaka-uwi. One week, nasa labas ako, nasa trabaho. And then, napapabayaan ko na rin yung pamilya. So, nag-decide ako na mag-stop na. Mm-hmm. So, at that time, early retirement offer a PLDT. So, ginrab ko na yung opportunity na bahala na si Lord sa amin. Mag-negosyo na kung ano yung kayang gawin. So, ang ibig sabihin niya, yung pinaka-turning point at boiling point, because yung oras mo, yun ba yung ano? Yes, yung oras ko kinakain na, tapos yung income hindi naman ganun kalaki. Kaya napag-decide talaga ako na gawin na itong negosyo namin. Guys, ito lang ang mga kaiponaro nakikinig ngayon. No? Talagang kung nararamdaman nyo at nakaka-relate kayo sa story ni Jerry, again, wala namang masama na magtrabaho. Ito yung problema. Ang problema po, ang income limited pero ang expenses natin unlimited. That's number one. At pangalawa, kung gusto nyo talaga umunlad ang buhay ninyo, hindi mo pwedeng ibenta ang oras mo lang para kumita. Bakit? Kung 8 hours ka nagtrabaho, 8 hours ka bayad. 12 hours ka magbayad. Pero kailangan po, kumita tayo hindi lang sa pagbebenta ng oras. Dapat kumita tayo sa pagbebenta ng resulta. Kasi ang resulta, kahit isang oras ka lang magtrabaho, pero kung 100 times ka, may resulta, 100 times ka mababayaran. So ngayon, balik natin, ano yung naging transition nyo bilang mag-asawa? Siyempre, nawala ng work. Hindi ba kayo nahirapan nung nag-transition kayo? Nung umpisa, ang una kong ginawa, nag-negosyo ako ng siopaw business. Mm. So, hindi ko kabisado. Ang ginagawa ko, bumibili ako ng siopaw, tinitinda ko. And true enough, 1 year lang, nagsayang lang ako ng pagod, break even. So, first time ko nag-negosyo, so talagang yun nga, yung trial and error, di ba? Panay error. Sa error. Okay, after 1 year, ano nangyari? And then, ang nakaharap sa akin ngayon, wala na akong ibang gagawin eh, kundi yung negosyo ng misis ko. So, during that time, ba't di ka nalang nag-transition? Hindi mo ba feel? Yes, kasi sa sales siya eh. Naisip ko, hindi ko kaya yan, hindi ako pang sales, hindi ako people person, ayayain ako. Oo. Wala ako masyadong contact. So, negative yung mindset ko, hindi ko kaya. So, okay. Pinilit niya akong pumasok. Ano yung naging turning point naman kung bakit
market na napapayag dahil nalugi ba yung negosyo at di kumikita? Yan ba yung third yes, point? Yes, wala na ako ibang gagawin. Oo. Nalugi na yung ginawa ko negosyo. So ano naging transition? Ang nakita ko naman, with my husband, of course, I know him better. So I saw na ang kailangan lang talaga is mentorship, tamang culture na pupuntahan niyang grupo, and of course, the right company to support him. So in short, if it's a good opportunity na may mentorship, magandang culture at saka tamang kumpanya, I see na magkakaroon siya ng breakthrough. Yun ang nakita ko. So with proper mentorship, not only from me but from other managers, tapos nag-training siya, so na-realize din namin na lahat pala natututunan. Okay. So ngayon, pag-usapan natin yung pinaka-first month mo. Ano, pwede mo bang ikwento yan? Okay? Kung ano nangyari. So yung first month ko, meron akong na-close na isang doktor. Nagulat ako, doktor agad yung naging kliyente ko. Magkano ang kinita mo nung ano? More or less, nasa 15,000 pesos in one sitting. Ilang oras mo tinanabaho yun? Dalawang oras. Dalawang oras. Na dating trabaho mo, magkano kinikita mo? Isang buwan na yun. So nung tinawaan mo yung 15,000 in the first 2 hours, ano pakiramdam? Masarap pala ang negosyo. Oo. Ganito pala, pagka nagawa mo, masarap pala yung benefit. Oo. At saka, nasabi mo ba sarili mo, ay, kaya ko pala. Yeah. So nano na ako, na-addict ako sa negosyo. So pagkatapos nun, pwede bang matanong sa inyo, magkano ang pinakamalaki na kinita mo sa isang kliyente? Magkano? Amazing. So dumating sa point na na-experience ko na millions in one client. Yung kinita, hindi benta, ang kinita mo? Yes. Grabe. Ang tanong, paano niya ginawa yun? Jerry, pakikwento lang, paano nangyari yun? So, dumating yung time na nagkaroon kami ng kliyente na nirefer lang sa amin. Hindi namin kilala. And then, na-assess namin. And in short, in one meeting, nag-agree sila na kumuha nung binibenta namin. Yun, na-close namin sila. So, million yung premium na binayad nung kliyente. Ano yung pakiramdam nun nung nakuha mo na yung commission? Sobrang saya. Kung pwedeng sumigaw sa labas, sisigaw ako. Kasi first time yun. First time? Oo. Ganon kalaki yun. During that time, ikaw, Lisette, ano naman pakiramdam mo nung... Actually, nung nakakausap pa lang namin yung mga clients, sobrang unbelievable na yung mga parang how the events are turning. Because during the first meeting, talagang rejecting yung client. Hindi open. And to cut the long story short, after explaining, nagustuhan naman nila yung kung ano yung mga benefits that we were laying down to them and the way we did it. So they agreed to get 10 times more of what they have already got. And not only that, when we have finished consummating the sale, much more than just, you know, kami na sobrang happy kami sa return sa amin, because of that one account, we were able to buy our house. Wow, grabe naman. Ito lang, syempre, maraming tao ayaw pumasok sa larangan ng pagbebenta kasi yung fear of rejection. Paano nyo yan nilalabanan, Jerry, lalo na kung ikaw mahihain ka? Siguro dahil alam ko ito na lang yung source of income ko. Kaya kahit may mga rejection, ginawa ko. Hindi ako nagpapigil dun sa rejection. Talon ka lang sa iba. So paulit-ulit lang, patience ka lang, ginagawa mo yung... Masakit yun, oh. Masakit na mahindian. Natuto na akong kainin yung rejection. So in other words, natuto ka na rin kainin siguro yung pride. Yung pride, yung mapahiya ka, nireject ka. Kasi hindi naman lahat ng kakausapin mo, lahat kukuha sa'yo. So ganun yung mindset. Guys, ito lang. Ito lang sabihin ko sa inyo sa mga tao. Natatakot magbenta. Pwede ka lang mamili. Mamili ka na masaktan ka dahil na-reject ka. Or mamili ka na ipagpatuloy at ipaglaban mo at meron kang kikitain. Kasi ang tawag po niyan risk management. If the reward is greater than the risk, take it. But if the risk is greater than the reward, don't do it. Ano yung pinaka-worst na pwede mangyari sa pagbebenta based on your experience? Ano yung pinaka-worst? No lang. Di ba? Mm. Tamaan ka lang ng konti, masaktan ka lang ng konti. Ano naman ang reward na makukuha mo pag na-close mo yung benta? Jackpot, di ba? Pag nakuha mo yung benta. So hindi lang yan, ang balita ko, hindi lang financial rewards ang nakukuha ninyo. May other benefits pa kayo nakuha. Yes, kami, company, were able to compensate as well that we were able to buy our own home in Quezon City. But much more than that, the benefit that we have given to the families involved in this
account. We were able to secure their family finances and we made sure na yung mga financial risks nila were taken from their hand. Yung mga benefits were able to provide not only for the breadwinners but more so their next generation. Their kids were able to set up the necessary funds na ipon para dito sa mga pamilyang to. May balita ako na pagka may binayaran tapos may sinasoling pera sa kanila every how many years? Totoo ba yun? Ah yes, meron kaming ganon na guaranteed interest na binibigay every other year until age 100 na. Until age 100? Yes. Magkano ba bayaran? Depende sa amount ng pabayaran niya. Sample. Tapos katumbas ng amount na yon, may interest yun. Sample, sa 100,000 per annum, more or less around mga 40,000 every other year. Every other year? Until age 100. So 40,000 pesos ang babalik. Parang na rin siya may pension at ano? Yes. Parang living trust fund ng family. Ano yung benefit naman ng pagiging inyo? Yung sa sales, ano yung benefit? Ang malaking benefit sa akin, yung income at saka yung travel na experience ko yan worldwide. Kasi yung company namin nagbibigay travel incentive. Pero talaga yung income tsaka yung freedom of time. Kasi hindi na ako 8 to 5 job. Kaya para akong nakakawala sa kulungan. May puhunan ba yan? May puhunan ba? Walang puhunan. Sibag lang ang katapat nito. Aralin mo lang yung negosyo. Actually, meron namang minimal puhunan. Pero the maximum puhunan na ilalagay nyo dito is just 5,000. Which is for licensing fee na ibabayad nyo actually sa gobyerno. Parang nagpa-register kayo ng business nyo. Tama, registration 5,000 lang. Pero one time lang yun. Yes, one time. Hindi siya annual. Hindi. 5,000, I think that's affordable. Purang business. Paano pinatibay ng ganitong negosyo ang inyong pagsasama? Before pa na, as I said, I was single when I started the business. And I really foresee na this is the kind of business that I want for my future family. Because this is the business na nakita ko, talagang flexible yung time. And I totally agree with what Sir Chinky is always saying, na time is money. Na-realize ko na yung time ko dapat ma-maximize and ma-maximize to where I value most, which is family. And yun ang nakita ko na na-enjoy ko. Nung nagka-family na kami and he joined me in the business and we have kids, ever since our kids went to school until right now that they're in college, we're able to bring them and pick them up and spend time with them. So for me, yun ang mas valuable return. Ikaw, Jerry. Yeah, yung ma-spend time sa family, malaking bagay yun. Hindi ka absent sa family mo. Kasi maraming tao, wala nang pera, absent pa sa family. Walang oras, di ba? Malaking bagay yung negosyo kasi flexible yung time. Hindi ka nagre-report everyday, pero hawak mo yung oras mo. Unlimited yung income mo kasi the more clients na ipapasok mo, unlimited income ka. Oo. Last question na lang. E kayo ba yung nag-iipon? Definitely. Bakit kayo nag-iipon? Yung tinuturo namin is pag-iipon. All the more, kailangan namin gawin yun. Dahil alam namin yung value ng pag-iipon. Secure the family. And i-add ko lang na ang pag-iipon, you are saving up for the older you, the inactive you, and also the loved ones we will leave behind just in case biglang tinawag na tayo ni Lord. So talagang hindi pwedeng hindi mag-ipon. Ano yung maipapayo nyo sa mga taong siguro katulad mo muna, Jerry, na ngayon may trabaho, pero yun nga, katulad mo na medyo na-realize na kulang, at the same time, gusto na mas magkaroon ng time para sa familia. Ano mapapayo? Yeah. Para sa mga kababayan natin, no, na natatakot magnegosyo dahil sanay tayo na pumasok lang sa pagiging employee, majority, ganyan, di ba? Malaki ang pag-asa kung magbabago pa, magde-decide ka sa sarili mo na magnegosyo, aralin mo, basta mag-decide ka. Walang imposible matutunan ng negosyo. So, and true enough, ako, na-experience ko yung ganda pala ng negosyo na hindi ka forever employee, hindi ka forever na 8 to 5 job. Ang sarap nung pakiramdam nung makakawala ka dun. Ako naman, I also encourage for those who are not yet 100% decided to get into business full-blown, you don't need to. Right now, ang uso talaga is side hustle. So, on top of increasing your ipon, one best way is to increase your income. And do a side hustle. Our business, you can just do it 2 to 3 hours a day. But even if you do it 2 to 3 hours a day, yung mga nagkikipag-side hustle sa amin,
in-experience nila na ma-match na nila yung regular income nila. But importante lang talaga is you find a good mentor and find a team that will fit your culture and of course, the right company. Okay, ang question lang, paano kunyari may nakikinig at nanonood ngayon? Open ba kayo to help them to also do what you're doing? Yes, open kami to mentor kung sino yung mga gustong sumama. Kami, tuloy-tuloy lang ang mentorship, walang iwanan. So you will see, ito yung grupo namin, no? We produce managers, no? May mga managers na kami sa team. You can join our team, walang iwanan to, walang bayad. You can contact us dun sa number namin, sa Vision Ignite. So para sa mga taong nais, no, curious kayo kung ano ba yung negosyo nila, kung ano yung opportunity, walang mawawala magtanong, di ba? Kung hindi ba bagay sa inyo, huwag niyo pasukan. Sa palagay niyo, pwedeng ano, mag-work sa inyo, check out niyo. So again, that's 0968-881-0847. Maraming salamat mga kaiponaryo na si Jerry at sa kanset. Mabuhay kayo. Thank you very much. Thank you.